Secretary, do naman po sa SWS survey, there's this SWS survey saying that adult joblessness is now up to 45.5% in July. At half of that, or half of the, these adults lost their jobs due to pandemic. Secretary, ano pong plano ng government tungkol dito? And how are we going to make sure na yung magiging mga plano po ng Labor Department in particular, hindi po magiging maganda lang in theory or in paper po? Well, Trish, magugulat ka ba na nawala ng trabaho sila eh samantalang buwan-buwan nang inaabot ang naka-lockdown ng ating ekonomiya. Ako po ay nagagalak na hindi tayo 100% nawala ng trabaho kasi sa tagal po na naka-lockdown tayo, talagang I'm still surprised at our resilience at 45% pa lang po nawawala ng trabaho. It could have been worse kasi nga po, complete lockdown ang nangyayari sa atin. Ano pong hakbang nagagawin? Intense po ang debate sa IATF at sa kabinete between those who want to open the economy and those who want to continue closing it because of the threat. Ako, I personally belong to the school of thought na we can live with COVID. We need to learn how to live our lives with COVID. At ilulunsad na nga po natin yung ating kampanya na ingat buhay para sa hanap buhay. Ang solusyon po, kinakailangan buksan ang ekonomiya. Dahil talaga naman pong wala pa rin trabaho ang karamihan kung mananatili ang mga lockdowns. At tingin ko po, bagamat mainit po ang debate sa IATF at nandyan po yung UP Octa Group na nagsasabi kinakailangan manatili pa rin saradong ekonomiya, well, sabihin po natin yan sa mga walang trabaho dahil sarado ang ekonomiya. At kung wala po tayong ayuda, ano pang solusyon natin, no? Kung hindi po sa lain. Pero a-addressin po yan ni Presidente mamaya. In his infinite wisdom, we are confident that the President will make the right decision tonight.